itinaguri ang The Last Ecological Frontier ang Palawan. Maraming mga lugar dito ang highly protected zones dahil sa bilang din ng mga endemic na hayop at halaman sa mga kabundukan man o sa karagatan. Sa uniqueness ng Palawan, idineklara itong UNESCO bilang Man and Biosphere Reserve. Halos may 58 species ng terrestrial mammals ang madidiskubre dito sa Palawan at 16 sa mga ito ang makikita lang sa Mount Mantalingahan Protected Landscape dito sa Palawan. To see is to believe, mga kamags. Ngayong umaga, papatunayan natin yan sa ating paglalakad dito sa isla. Okay, mula nga sa Poblacion Centro, mga 10 to 15 minutes walk, paakyat dito sa burol na to, matatagpuan ang isang ruins na kung saan ginamit noon ng mga Spaniards para nga mamonitor ang mga paparating na Moro or mga pirates na pupunta dito sa isla. Ayan, tignan natin kung ano na lang yung natira doon sa watchtower nito. Nga yung Colina Watchtower. Ayan, medyo bumagsak na nga, nag-erode na ang ilan sa mga bahagi nito dahil siyempre noong mga panahon pa ng Spaniards tinayo itong watchtower na to. Nagawa sa limestone. Kaunting lakaran pa, mga kamags, darating na rin tayo sa hinahanap natin. Karaniwan na nga dito, itong puno na to, ang tawag nila dito eh tubog. May mga bunga siyang malalaki. Sabi nga nila, pag may mga punong ganito, eh for sure maraming pilandok sa area na yon. Kasi isa to sa mga diet ng pilandok or mouse deer. Pero wala pa daw tao na nag-attempt na kumain yan. Baka nakalason, pero di natin alam. Ang tubog, isa sa mga paboritong kainin ng mga pilandok. At heto na nga, mga kamags, nahanap na natin ang ipinagmamalaki ng Balabac, Palawan, ang pilandok. Isa nga sa endemic na hayop na matatagpuan dito lamang sa Balabac, ang pilandok or mouse deer. Ito nga accidentally na nahuli, they decided na alagaan na lang para sa ganun yung mga kabataan dito makita nila yung aktual na itsura ng pilandok. Kasi nga ito, napaka-ilap na hayop. Yan. Tsaka nocturnal lang sila. Ibig sabihin nun, mas active sila sa gabi. So pag mga ganitong maliwanag, bihira tayong makakita ng ganyan sa wild. Makita naman natin, healthy siya. Mukhang masaya siya dito. Yan, alagang-alaga. Nakakatawa nga itsura ng isang pilando kasi yung paa niya, parang paa ng baboy. Ayan, dadalawa lang yung kanyang kuko. Tapos napakaninipis. Ayan, design siguro yan para mas mabilis siyang makatakbo sa wild. Saka yung kulay niya, imagine nyo pag nasa gubat yan, hindi nyo siya mapapansin. Isang defense mechanism na rin ng pilando para hindi siya makita ng mga predator. Mouse deer man kung tawagin ang pilandok ay hindi nabibilang sa family ng mga deers dahil wala siyang antlers o sungay. Nanganganib na rin ang bilang ng mga pilandok dito sa Balabac kaya't binibigay na rin ng mga kapamilya natin dito ang kanilang 100% effort para maprotektahan ito.